friends kasi dadalhin ko ito sa salo-salo namin with my friends in the farm. So ayan yung ano ko, yung dadalhin ko kumbaga. Paksiw yung iba, may kanya-kanya kaming dala kumbaga. Yung iba naman is magdala ng mga inihaw na isda. So ayan. So ayan, linisan ko lang yan. So finally, nakat ko na into pieces yung isda natin mga friends. Kailangan kukunin natin yung guts kasi yun yung malangsa at saka may pait kung hindi mo makuha yung guts. So yan, kailangan talagang linisin yan at saka makuha yung mga dugo-dugo ng isda. Kasi mas masarap talaga pag malinis yung paksiw natin, diba? So kahit sino naman siguro kukunin talaga yung mga guts yan at kung anong-anong mga dumi sa isda. Ayan, finally cool na talaga yung isda natin. So ito guys, kasi naman mo ang pinaklay para ma-ready natin lahat ng mga ingredients natin sa paksiw. And then, dasa na rin natin yung iba na ingredients na gulay, yung eggplant, at saka yung ano, yung detergent natin yung ampalaya, at ano-ano pang hilinisan natin sa para sa paksiw natin. Ayan, mabilis lang naman gumawa ng paksiw mga friends. At saka masarap na ulam. So ayan, magkakata tayo ng vegetable natin mga friends. So unahin natin yung ano, ampalaya. So ayan, sabi nila kukunin daw yung puti ng ano, ng part of the ano, ampalaya kasi yun daw yung medyo mapait. Yun ang nabasa ko or napanood ko sa YouTube. So para malisin yung ano niya, pait, kailangan yung i-scrape yung parang puti sa ano, sa ampalaya. So ayan, kakatin natin yung eggplant natin. So ito yung ginagamit kong eggplant mga friends is, I don't know, Indian ba to? Indian, what is that? Eggplant, yung mga parang itlog lang siya ba? So yan ang ginagamit ko pag nagpapaksiw ako. Ayan. Ayan. Magkakat din tayo ng one head of onion. Kasi magpa-add akin ng aromatic at saka pangkasarap na rin. Kasi I love onion. So, ayan. Maglagay din tayo ng maliit lang naman yan. Hindi naman yan masyadong malaki. So, ayan. Ginger din. Mas masarap pag maraming ginger mga friends. Pero, nag-ano ako mga friends sa ginger. Nag-ano ba yan? Nag-limit at tayo kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin talaga mga friends. So, magiging thrifty tayo sa mga panahon ngayon kasi sobrang mahal na talaga ng mga bilihin mga friends. Kayo rin ba? Ako, lagi na akong nagreklamo mga friends kasi ang mahal na ng mga gulay, mga basta kailanganin sa bahay, mahal na talaga siya. So, ayan, kailangang mag-practical. So, ayan, tapos na. So, ayan, cutting na lang tayo ng cutting dyan mga friends. And then we're good na. Sasalang na natin yan anytime. Pero doon ako sa labas magluluto. So ayan na siya mga friends. Prepare natin yung mga ingredients natin. Yung garlic, onion, ginger, chili, eggplant, and bitter gourd. Or yung ano natin, ampalaya. So i-layer lang natin yan mga friends. Lagay natin sa bottom yung ibang vegetable and other ingredients. Para para ilagay natin yung as a bed kung baga ba. Lagay natin doon sa ilalim and then fish, parang i-alternate natin para mahalo talaga yung sarap ni paksiw natin. So ayan siya, ilagay natin yung mga isda, yung pumpano fish natin. I love pumpano fish kasi ano, malinis, hindi siya madugo na isda and then ano, malaman. So ayan ang lagi kong ginagamit sa sinigang or paksiw or frito, and favorite niya ng mga chikitings ko yung isda na yan. So, lagi akong may stock na, ano, na pompano fish in the house. So, ayan siya. So, yan. Layer na naman again. Yung bitter gourd natin o yung ampalaya. Para maano talaga ba, ma-even yung yung lasa natin sa mga sagbot. Sagbot talaga, no? So, yan. Yung other, yung iba naman nga friends, actually is yung pinaka basic lang na wala yung ampalaya, yung ordinary paksiw lang ba, walang ampalaya, walang ano, eggplant, yung ano lang, yung ginger, garlic na marami, at saka syempre yung suka. So yan, maglagay din tayo ng what is that, peppercorn, para mabango. Additional ingredients natin yan. So yan, lagay-lagay lang tayo sa tama, and then syempre yung salt natin. So I'm using Himalayan salt, but you can use any kind of salt naman din. Hindi naman kailangan may specific na ano. So, yun lang ang andyan sa bahay. So, pag sinabi natin
kasi medyo maalat-alat talaga yan siya, di ba? So adjust na lang natin. And then syempre, yung vinegar natin na dato puti. So ayan, lagay-lagay lang tayo. I don't know. Estimate lang yan, mga friends. Tansyahin nyo na lang, and then once na nag-taste na kayo din kung kulang, dagdag. And then syempre, yung water is very important also. Kasi hindi naman pwedeng walang water. So yung iba is 1:1. Depende din yon sa dami ng niluluto nyo. So ayan na. I'm cooking outside. Outdoor cooking tayo, mga friends. Kasi medyo maano yan. Strong yung amoy ng paksiw. Kasi dahil sa ano, hindi lang sa baho ng isda, but sa baho ng vinegar. So dito ako sa labas nagluluto. Ayan. So first check natin. Ayan. Fully boil na siya, pero not really cook pa. So hintayin lang natin yan na maluto siya, kumbaga ba. Or maluto-luto na. Kasi few minutes pa lang yan sa pag-ano ko paglagay dyan. So hinaan natin ng konti yung ano natin, yung fire natin, kasi paluto na yan siya. So ayan, this is the moment na ano natin, i-taste test natin yung salsa natin, yung or yung sabaw. So ayan siya, friends. Gusto ko sa paksiw na medyo masalsa siya, kasi isabaw ko yan sa rice. At yung mga chikitings ko kakain din ng paksiw.